from black oil po talaga siya. Makita po yung clarity niya. Mula sa patapon ng langis, sa pamamagitan ng makinaryang tinawag na Exergy, maari muli itong magamit bilang krudo. Ang Exergy, imbensyon ng grupo ni Jethro na pawang mga mag-aaral mula Pangasinan. Ito po natin dito, automatic niya pong sisip-sipin yung diesel. So, itong malaking tanke na po to, yung reaction chamber natin, pag nag-breakdown na po yung oil, pupunta po siya sa dalawang condenser. Dito po nagko-condense yung diesel itself. Ipapump po yan dito sa tanking to, and then sa likod po may mga filtration system para matanggal po yung mga dumi or kung may impurities pa man po yung na-produce. And then lalabas na po siya as usable diesel fuel. Inabot ng halos 6 na buwan ang pagbuo ng grupo sa Exergy. Pangunahin nilang layon, makatulong sa komunidad, kalikasan at iba pa. Mahirap po i-dispose yung oil. Usually from vehicles, na-observe po namin na ang used oil, usually tinatapon po siya or mahirap po talaga siya i-dispose. And so we've come up a solution to make a machine not only to dispose the oil but also to make diesel fuel. Alam naman po natin ngayon na tumataas po ang presyo ng krudo. Encourage po kami ng school na yung research po namin ay iayon sa SDG or the Sustainable Development Goals para matulungan po yung ating bansa, especially the environment po. Ang inobasyon naman ng grupo ni Andre, nais mabawasan ang paggamit ng mga papel sa mga mag-aaral. The main parts po ng airplane is meron pong QR codes. So once na ma-scan ng student or yung ng user yung QR code namin, may lalabas po na detailed po na information. To reduce the use of paper, to reduce din the carbon footprint po ng kada tao. We are now officially inaugurating RISE 2024 iCreate. Ang kanilang mga imbensyon, parte ng Research Innovation for Sustainable Education o RISE 2024, ang kauna-unahang International Research Conference on Research and Exhibits on Aviation and Aeronautics, Tourism and Education na inorganisa ng WCC Aeronautical and Technological College Incorporated, Binalonan Campus. We aim to cultivate a fertile ground where these elements converge, fostering the seeds of the groundbreaking discoveries and advancements. We are incredibly fortunate to have gathered such a diverse and brilliant community. This conference marks a momentous occasion. It signifies our unwavering commitment to fostering a vibrant platform for the exchange of ideas across various disciplines, from the frontiers of science, scientific research, to the cutting-edge technological advancements. RISE 2024 iCreate promises to be a crucible of knowledge creation and collaboration. I am confident that the presentations, discussions, and networking opportunities offered at RISE 2024 iCreate will inspire creativity, stimulate critical thinking, and ultimately lead to groundbreaking advancements that benefit our communities and the world at large. Layon sa programa, mahubog pa ang mga mag-aaral na gumawa ng mga inobasyon na makatutulong sa kalikasan at pagpapagaan ng buhay ng mga residente. Katuwang sa naturang aktibidad ang ilan pang mga universidad sa Region 1 at maging sa Cordillera. Bagay na ikinatuwa ng Regional Director ng Commission on Higher Education Region 1. Let us continue working together. And I'm very happy for the conduct of this very first research conference. Kasi if you remember, in the early times, early years, pag nagkakaroon ng research conference, diba, isang university lang yung nagiging bida. Yung organizer lang. At nag-i-invite lang siya. Pero look at what's happening now. Hindi ba mas masaya that you are co-owner of an activity? Ang mga ibinidang mga imbensyon ngayong araw, patuloy pang pag-aaralan ng mga mag-aaral katuwang ang mga guro at mga pamantasan para mas mapaunlad ang mga ito. Hiling nila, masuportahan ng pamahalaan ang mga proyekto upang magamit ng pamayanan. Samantala, magtatagal ang naturang exhibit hanggang bukas, May 29. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.